everyone, welcome back sa ating channel. And kumusta na po kayo at kumusta ng inyong New Year? So sana naman ay nasa mabuti kayong kalagayan at walang mga sakit. Although na uso na naman po ang ubo at sipon. Ako nga po, itagagaling ko lang sa sipon. Pero okay na po ako ngayon. Nakaligo na rin ako. So, mag-iingat po tayong lahat. And lalo na ang lamig ng panahon natin ngayon. Kaya madali tayong magkasakit ngayon. So, ingat-ingat po tayong lahat. Okay, so, happy naman ako ngayon itong taon na to. Kasi, ayun, hindi naman ako nawawala ng benta sa mga halaman. Thankful. I'm very thankful talaga. And ngayon nga po, magpapadeliver ako ng ipisya sa Malabon City. Yung umorder ko is taga Malabon. So, ipapadeliver ko siya via Tok-Tok Courier. Kasi parang yun kasi yung mura kong nakuha na bookings. Pero yung mga ipisya po is limited lang yung pagbebenta ko kasi nga ang bagal nga tumubo ng iba or mabagal mag-propagate sa mga ibang varieties. Maliban lang sa Silver Shield, the Lemon, then yung ano pa ba yung isang si Pilger, yan ang mga mabibilis ko na maparami. Kaya, pero yung iba, napakabagal. Kaya, very limited lang aking pagbebenta ng mga ipisyas. So, ngayon nga po, magpapacking ako ngayon. And, ipapakita ko po sa inyo paano ko pinapack. Okay, simulan na po natin. So, ito po yung mga na-order sa akin. Ayan po. So, ito malago. Mura lang po yung benta ko dito. Kasi ito naman yung marami sa akin. And then, ito rin. 150 lang yung benta ko dito. So, for lago na siya. Oh. Ayan. Pero ito. Ito kasi yung mga mababagal. Padamihin. Kaya, limited lang ito. Ayan, kasi meron. Moss agate, si red purple vein, pink acaju, and si lemonade, lil lemon, then si malayan jam, blushing lisan, lil lemon, si Shimmering Silver. Ayan, may dalawa ng anak siya. And then, yan sila, ito sila, Silver Shield, Pill Girl. Ayan. So, ito po yung ating i-papadeliver today. Late afternoon na. Past 5 PM kasi hindi na maaraw. Ayoko kasi ipa-deliver ng during yung tanghali. Masusunog po yung kanilang dahon. Sobrang init. Kaya mas okay na magpa-deliver ng bandang late afternoon or sa gabi. May naka-ready na akong box dito. Let's see kung magka-cash siya. Ayan. Try mo na natin. Ay, kasi hindi isa ko pala yung pag muna akong basahan. Nililigan ko na siya kanina kasi para hindi siya ma-dehydrate during sa pag-travel niya mamaya.
tulo-tulo pa ngayon. Binisan lang natin yung mga pot. Madumi kasi, nakahiya naman sa customer. Madumi yung pot. So, sana mag-crush yung gusto ko. Gusto ko dalawang box lang. Sa box. Kailangan hindi masisira ang dahon. Kailangan safe silang dadating sa kanilang truck location. Naman yung sa second box. Ayan. So, dito ko siya ilalagay. Saan na mag-gasha? Pagkakashahin natin. Pag ganito kasi guys, pagkasama yung mga paso, ang paglalagay sa box is wala dapat space. Kailangan talagang ano sila, yung dikit-dikit. Tapos, hindi na aalog. Kasi once na maalog po yan, ay sure ball talagang madadamage yung mga dahon pagdating doon sa receiver. Ayan, so kaya maliit yung box na pinaglagyan ko para talagang ano sila, siksikan sila. Ayan, in case kasi mag-alog-alog nga. Ayan, hindi sila talagang magtutumbahan or hiwa-hiwalay dyan sa loob ng box. Lalo na kung yung dadaanan ng rider is maraming humps or yung road is lubak-lubak. Ay, nako, talagang ayan, magtutumbahan sila hanggang masira yung mga dahon. And pagdating sa receiver, yung lantang gulay na. So, kailangan talaga ano po, masyadong siksikan sila. Siksikan, sealed. Yan. Okay lang sana kung matataas sila na halaman kahit mag-alog-alog. Okay lang, hindi magtumbahan. Pero ito kasi mabababa, maliliit. So kung hindi natin sisikipan sila, talagang alog-alog ang labas niyan. Yan po, yan. So, okay na to. Very safe na to makakarating sa receiver. So, I'm done. And check ko muna ulit kung baka may natamaan na dibs o na yupi. Ayan, wala naman po. So, ayan, masikip sila. And very safe na itong makakarating sa receiver. So, ayan na guys. Tapos ko na din. So, ito po talaga yung nakakapagod na portion, yung pagpapak. Ayan. Guys. So, ayan, naka-ready na. Then, magbubok na ngayon ako ng courier. Okay, let's do it. Yan, nakabook na ako and wait ko na lang na dumating ang rider. So, yan. Time check is hapon na. 5:30 na po ng hapon. Habang inaantay natin ang courier rider, gusto nyo nga palang mag padami ng mga ipisyas. O kung nahihirapan kayo magpadami ng ipisya, propagate ng ipisya. Panoorin nyo po yung mga vlogs ko.
Nandiyan po sa playlist ko. And yan, ito, tinuturo ko po doon kung paano kayo makakapagpapadami ng mga epicias. Next vlog ko po is mag-update na ako doon sa aking vlog about seeds pad na pre-propagate ko po. And si mother po. Yan. So, ang tagal naman ng courier. Pero tumawag na sa akin. Parating na daw siya.